Welcome back to my channel, mga kaibigan, and you're here because you really would like to see and hear what I can say about Father's Day. Ayan, so this is a post-Father's Day episode here in Single Mind. And before I proceed, I'd like to greet my cousin in the United States, Ate Rica Leonard, who commented on one of my videos. And thank you for the comment. And I'd also like to greet Yukimoto. I'm not really used to calling him Yukimoto, pero Kuya Louie, thank you very much for also commenting. And syempre pag nagkita tayo, I'll try my best to give you the extra undoer. And of course to Ate G, who gave me an idea. She commented over the lutong lasing video I had. So she mentioned yung recipe daw. So she's asking the recipe. Hopefully, Ate G, I can make a remake of that recipe, and I can provide you through a video the ingredients and how it was done, or how it will be done and how it can be done. So thank you very much, Ate G, for that comment. And for those people who just recently subscribed to my channel, thank you very much. You're all so awesome. And why am I talking in English? Because just like what I've been doing, I'm checking the analytics of this channel, and most of the time they are not actually from the Philippines. They are actually outside the Philippines who are watching. And an evidence of this is my cousin from the United States, who happened not to be subscribed in my channel, but she was able to come across my channel. I guess it's because of suggestions and the referrals of YouTube. And thank you very much, YouTube, for suggesting my video to other people. And of course, I also noticed that most of the subscribers I have, or shall I say the viewers that are watching my channel, are people who are not, in a way, using captions, and they are not purely Filipino. So maybe some of them are Filipinos who are living outside the Philippines, but then again, I'd like to make it a point that whenever they visit my channel, these people who cannot understand Filipino will be able to at least understand some of the things that I'm saying here in this channel. But going back to the main agenda of today's episode or today's video is this. So just in case lang na nanibago po kayo sa ilaw na nakikita nyo sa aking video, I'm already using the undoer 42 LED with 6,000 kiemerot. I don't know how they defined it, but it's actually 6,000 something. So that's the definition. So this is the rechargeable. So I hope you're seeing it, just in case you would like to buy. You're thinking you're a vlogger, or you also have a channel and you would like to improve the quality of light of your videos, then you may consider the undoer if you like what you're seeing. I mean the light. Okay, I'm just referring to the light, but not my face. I know definitely you will not like my face, and I know that. Anyways, enough with me, and go on with the reason why I have this episode uploaded. So yesterday, Sunday, June 21, 2020, was Father's Day. And of course, I was supposed to do a live. I made a promise. I would like to apologize to all my friends and families. I was supposed to make a live broadcast through my FB page for the fathers, the same way that I did last Mother's Day. However, I did not, because sabi ko nga, I'm still emotional, I'm still sensitive over my father's death. He died 3 years back. It's his third year now. So medyo ano pa rin, hindi pa rin kami nasasanay kami magkakapatid, although we're not really discussing it, we are not really talking about it. But I know and I feel that kami lahat magkakapatid, from panganay to bunso,
hindi pa talaga nakaka-get over sa pagkawala ng tatay ko. And alam niyo po yun, he was, shall I say, not because he's already dead, because gano'n naman talaga siguro yung mga tao. They will always say good things to you when you're already dead. But I'm not saying this for that. Kahit sabihin pa ng, kahit alam nito ng tatay ko, when he was alive, I already told him this, that he raised us well. He tried to raise us well, and he did his best to raise us well. And we owe it to him that we are the people that we are right now because of him, practically. Ginapang niya yung education namin together with my mom, diba? So we owe it to him. So given that kind of situation na parabang, or given that story na ginapang niya yung pag-aaral namin, alam niyo po yun, although most of my siblings including me are actually scholars, pero yung allowance syempre iba rin yun, tsaka yung araw-araw na gagastusin mo iba rin po yun, although nakapagtapos kami dahil natulungan din kami ng iba, pero alam niyo po yun, natulungan kami siguro, we were blessed by other people because they saw how my father really strive to give us a good future through education. And buti na lang pinilit ng tatay ko na papagtapusin kami sa pag-aaral. And we love you so much wherever you are, Father. I know you are guiding us, you are protecting us, and you are with us, and you know how much we love you. And huwag magselos ang nanay ko because we love you equally. Syempre, alam nyo yun, you know this, Mom, I made the pong pa nga sa'yo last Mother's Day, and I dedicated that. Syempre, hindi na ako gumawa ng tula para sa tatay ko kasi parang hindi naman yung mababasa. Diba? Ikaw, buhay ka pa naman, Mother, so I made that poem to you. At least alam mo that I was able to make a poem for you, especially dedicated to you. But nonetheless, bakit po ako na-prompt, or why was I prompted to upload a post-Father's Day video? Ano lang, early this morning, a friend of mine, she's from Bicol, okay? I'm not sure if she wants to be mentioned, so hindi ko na imi-mention yung name niya. But she's my friend from Bicol, a colleague of mine from Bicol. And then, we were talking about, parang may mga nabasa daw siya na nagbibiro pa nga na fathers who don't support their children don't deserve to celebrate Father's Day. Well, syempre, that actually triggered me again to say something and to think about it. Pero kayo, tatanungin ko lang kung kayo, if a man who has children and yet he is not supporting them and he is not providing for them and he doesn't even care for the welfare of his children, does he really deserve to celebrate Father's Day? Please give your comment below. Yung honest comment ninyo, please give your honest opinion and just to share your thoughts about it. And kung just in case man, this video will remind you of your father who neglected you, who abandoned you, and who did not show up to you when you were growing up or while you are now growing up. I hope you have that chance to forgive and to listen to your father why he did that. Kasi, diba, everybody deserves forgiveness. You don't forget what they did. Sabi nga nila, the sins should not be forgotten, pero they should be forgiven. So, ang akin lang, if you feel that this video will remind you of such fathers do they really deserve to be called fathers, considering na inabandon na nga kayo. Swerte ko hindi ako inabandon na ng tatay ko kahit ilang beses niya akong pinalayas dahil kakaiba ko, pero syempre sinasabi niya lang yun, hindi naman niya talaga, he doesn't really mean it, I know that. So tsaka hindi naman ako lalayas. Hello? Ba't naman ako lalayas? Anak niya ako, hindi ko naman sinabing. Back then, nung medyo laging lasing ang tatay ko and then pinapalayas na ako, lagi ko sinasabi sa sarili ko, abay, hindi ko pinili ipanganak sa mundo.
kung meron dapat magtsaga rito, kayo yun. Kasi hindi ko piniling ipanganak sa mundo. Tapos papalayasin nyo ako, pahihirapan nyo ako. Diba, bata pa lang ako, alam ko na karapatan ko bilang anak. But good thing I did not, because siguro kung nabuhay ako nang wala sa piling ng tatay ko, siguro hindi ganito yung magiging pananaw ko sa buhay, or hindi ako ganito ka-understanding sa mga tatay, kasi I know there was a reason, and I saw the reason now that I am older, na whatever you had challenges that are really coming my way, medyo nagpapakatatag ako. But nonetheless, ito yung point. So deserve na ba talaga ng mga tatay na mag-celebrate ng Father's Day, lalo na kung talaga namang naging pabaya sila? Well, you may say yes, hindi nila deserve. Ako, I will agree with you, hindi nila deserve, kasi alam niyo po yun, there's nothing to celebrate, because alam mo naman na naging pabaya kang ama, di ba? Alam mo naman na naging pabaya kang tatay sa inyong anak, and you are not a good father, and you are not a good provider. You are not a good provider to your children, di ba? Pero sa kabilang banda, I would say na no, they deserve to celebrate also, even if they're not providing for you, and they are not providing for their family. Alam niyo po yun, they also deserve to celebrate. Why? Sa akin kasi, nagbigay pa rin sila ng buhay, di ba? Para kalahati pa rin ng mga dugo ng mga anak nila ay galing sa tatay. And no matter how imperfect he is, alam niyo po yun, he deserves still to be greeted Happy Father's Day, kasi alam niyo po yun, the greeting is not about how responsible one can be. It's also a recognition that and a gratitude, a show of gratitude para sa akin, ha, opinion ko po to. And you may share your comment again nicely on the comment section if ever you see this video. Pero sa akin kasi is, ako, bumabati ako ng Happy Father's Day sa tatay ko. It's not because I recognize only yung mga pasakit niya, pero it's also one way of me giving thanks and showing gratitude to the life he gave me. Alam ko naman that my father is not a perfect father. Marami po yung maraming mga flaws ang tatay ko. Kung kilala niyo po ang tatay ko, marami yan. Bilang tao, bilang ama, marami po yan. Hindi naman yan talaga yung perfect na perfect talaga. Pero hindi ibig sabihin nun, was I able, nung bata-bata ako, puro galit ako eh. Kasi parang, syempre, ikaw ba naman ang bugbog sarado every now and then? And then, alam mo yun, yung uuwi ka, may medal ka, and then your father will just simply saying, basa ng pangalan mo dyan. O nga naman, wala yung pangalan ko dyan. Pero, alam mo yun, when I grew up, I learned to be grateful to my father, 'di ba? Parang kasi sa kanya, kung hindi niya ginawa sa akin 'yun, hindi ako natutong naging resourceful, hindi ako natutong naging matatag, hindi ako natutong ipaglaban ang karapatan ko at tumayo sa prinsipyo ko, and then hindi ko malalaman kung ano 'yung tama sa mali dahil nakikita ko kung ano 'yung ginagawa niya sa akin. So on that aspect alone, kahit material things, naging salat kaming magkakapatid or ako, di ba? Pero the appreciation behind it, yung na ituro niya na indirectly sinasadya man o sinadya ng tatay ko, ituro yun sa akin. Pero yun ay isang bagay na ipagpapasalamat. So kahit irresponsible for me, kahit irresponsible ang isang tatay, he deserves to be greeted Happy Father's Day. He deserves to be celebrated as a father. Kasi aminin din naman natin, may mga imperfect din namang nanay, pero 'di ba, binabati din naman natin sila ng Happy Mother's Day, 'di ba? Kahit papaano. Kasi alam niyo 'yon, greeting them or celebrating Father's Day and Mother's Day is a way of thanking them and being grateful to them that
even they are imperfect, at least they gave us the lives that we are living right now. And because of their imperfection, hindi tayo matutong magsisikap, hindi tayo matutong mag-aral mabuti, hindi tayo matutong hindi natin sasabihin sa sarili natin kapag tayo nagkaroon ng pamilya, hindi tayo tutulad sa ating ama, di ba? So, kung hindi dahil, di ba, imagine mo yung kung halimbawa perfect na perfect ang tatay mo, do you think maiisip mo ba yan? And then dun sa mga tao naman na perfect naman ang tatay, alam nyo, well-provided kayo, lahat ng gusto nyo, binibigay ng tatay ninyo, kahit nag-iisang 5 na lang yan sa pera, sa bulsa niya, binibigay niya, which my father also did. In fairness naman din po sa kanya, di ba? So, ang tatay ko extreme na irresponsable. No, what I say is, extreme ang ugali ng tatay ko. Responsable talaga siya. So, I stand corrected. Baka biglang mag-alboroto yung mga kapatid ko na dahil sa akin. Pero totoo naman, responsable yung tatay ko. Kasi kung hindi yan responsable, hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Ikaw ba naman ang bantayan araw-araw, di ba? Or oras-oras, maya't maya, natutulog na, bago matulog. Binabantayan kami ng tatay ko. Chine-check niya kung nasa bahay na ba kami lahat. And then, pag natutulog na kami, pasimple yan na humahalik sa amin. So, kahit gano'ng kakabigat na pinagpapalo niya, hindi siya marunong mag-say ng sorry, pero alam mo yun, pag nakatalikod ka na at natutulog ka na, akala niya siguro hindi namin napapansin na hinahalikan niya po kami isa-isa pag natutulog na po kami. And that actually, alam niyo yun, isang malaking bagay na yun. So, sa mga anak na may ganong klaseng tatay, huwag naman kayong abusado. Sana binati niyo naman talaga yung tatay niyo. Sana matuto din naman kayong isipin din naman yung kapakanan ng tatay niyo. Madalas, minsan, hindi nakikita natin mga anak at mga kapamilya niya na nahihirapan siya. So, huwag lang tayong puro hingi ng hingi, di ba? Parang, paminsan-minsan, try to tell your father, tay, stop muna ng pagbili mo ng ganyan. Kasi unang-una, sapat na po. Di ba? Huwag kayo puro kabig ng kabig tapos sasabihin yun. Alam nyo, kulang na kulang pa. Tapos wala man lang kayong pasalamat sa father ninyo. So, for me, lucky kayo. Lucky yung mga batang may perfect na tatay. Lumaki kayo sa isang perfect na ama. So, i-appreciate nyo naman. Dahil, alam nyo yun, kahit kayo nga, kapag hindi kayo na-appreciate ng mga magulang ninyo, nagagalit kayo. What more pa kaya yung mga magulang nyo na binibigay naman nila lahat, and yet, parang pinaparamdam nyo pa rin sa kanila na kulang yung mga binibigay nila sa inyo. So, bakit biglang sabi niya, bakit parang dapat Father's Day, bakit kami? Pero hindi kasi parang ako naging anak din naman ako. And sinasabi ko lang din to kasi kagabi nga, umiiyak na ako dito sa bahay, dito sa apartment mag-isa. Kasi umiyak ako, hindi sa lungkot, pero masaya ako na nasabi ko sa tatay ko lahat ng mga bagay na gusto kong sabihin. Masama man yan o maganda. Nasabi ko yan sa tatay ko. Wala ko na itago sa tatay ko, sama ng loob ko, at hinanakit ko nung bata ako. Sinabi ko sa kanya lahat yon. And then, naipakita ko din sa kanya that when I was growing up and when I was the one earning na, naipakita ko sa kanya kung paano ko maibalik sa kanya yung lahat na naibigay niya sa akin. Hindi ko naibigay lahat, pero at least nakita niya na hindi ako yung iniisip niyang anak na magiging selfish, di ba? So ngayon, yun naman ang inaaral ko na sana bago mawala ang aking mudrakels, maibalik ko din at maiparanas ko sa kanya yung mga bagay na naiparanas ko naman din sa tatay ko. And yun, sana pinapanalangin ko na humaba pa yung buhay ng mom ko. And ayun na, medyo nagiging emotional na ako. Ayoko maging emotional. Family is really so dear to me. Kaya, whatever happens, siguro parang Sharon Cuneta lang din talaga ako na kapag may kumanti siguro sa pamilya ko, pero hindi ko alam kung anong magagawa ko. Hindi ako mayaman, pero I will try to use everything that I have just to defend my family and to protect my family. So, medyo yun yung isang bagay na So, going back,
maging mapagpasalamat kayo mga anak dun sa mga tatay na perfect na nagpo-provide sa inyo. Appreciate them, say thank you to them, and while they are there, diba, show it to them. And then dun sa mga anak naman na hindi perfect ang mga magulang, magpasalamat pa rin kayo, greet them happy Father's Day, mag-celebrate pa rin kayo ng Father's Day, dahil alam nyo, hindi kayo natututo ng mga bagay na natututunan nyo, pagsisikap, pagtayo sa sarili nyong paa, alam nyo to, sa pagpabuhayin ng sarili ninyo, kung hindi dahil dyan sa tatay nyong irresponsable na yan. Ang akin lang, huwag nyong gayahin. Diba? Huwag nyong gayahin. Huwag nyong gantihan ng masama yung tatay nyo. Alam nyo, gantihan nyo ng mabuti. Kasi there is no better revenge than kindness. So, ibalik mo lagi sa taong gumagawa ng masama sa'yo. Kabutihan, mahihiya yan, promise. Sasabihin yan ng tatay nyo sa inyo na, anak, I don't deserve you because naging pabaya ako. Pero huwag mong gantihan. Oo naman, di ba? Pero ang akin lang, lagi nyo sabihin sa kanya na, you have your flaws. And I saw that. And ayokong maging kagaya mo on that aspect. Pero binuhay mo ko, kaya nagpapasalamat ako sa ganun. Kaya yun lang ang tamang rason para i-celebrate nyo ang Father's Day with him, kahit alam nyo na hindi siya deserving, kahit alam nyo pabaya siya. Kasi yun nga, natuturoan niya kayo na tumayo sa sarili nyong paa, maging mabuting tao, at natututuruan niya kayo indirectly na alam niyo to, na ipakita sa inyo yung mga tama sa at mali. So yun lang, yun ang mga bagay na pwedeng ipagpasalamat. So I hope you learned something again dito. Again, I'm not against any father. Walang perpektong tao. I will tell you that. Huwag kayo maghanap ng perpekto sa mundo, kahit sa karelasyon. Walang ganyan. Nasa sa inyo lang kung paano nyo titignan. And it's a matter of acceptance. And then at the same time, yun nga, huwag nyo nalang gayahin. Yung mga mali ng mga magulang ninyo, mga mali ng tatay nyo, huwag nyo gayahin. Pulutin nyo yung mga bagay na magaganda sa mga magulang ninyo, mga bata. So, wala naman talaga tayo magagawa. Binigay sila bilang tatay at mananay natin simply because may pakay ang Diyos, kaya doon tayo inilagay sa mga tao na yan. And alam nyo to, i-appreciate nyo pa rin, dahil kung hindi dyan sa mga taong tinatawag nyong hindi perpekto, yung mga taong tinatawag nyong irresponsible na ama, kung hindi dahil dyan sa tao na yan, kahit papano, alam nyo yon, hindi, wala kayo sa mundo, hindi kayo mabubuhay dito sa mundo. So yun ang isang bagay na pwede niyong balik-balikan sa tatay niyo, at para lagi niyo siyang batiin ng Happy Father's Day. And sa lahat po ng mga kaibigan ko, mga kapamilya ko, to my families and friends who are fathers and who are acting fathers to their own children or to the children of others or their nephews and nieces, Happy Father's Day. Just keep on providing, just keep on being responsible, and may you always show the love genuinely to your family and to your children, and may God always provide you with the things that you need so that you will be able to rear your children abundantly and sufficiently, and may the good Lord protect you with good health, because most of the time sa kakaalaga natin ng mga anak natin, nakakalimutan natin yung sarili nating kalusugan. So I'm praying that the good Lord will always bless you with not just with success, but also with good health. And children, if you're watching this, please say always, I love you. Show how much you love your parents. And wag puro kabig naman ang gawin natin. Give time to appreciate them. And show your love to them. Because they too wants, or they too needs your hug, your kisses, your love. And the least thing you can do to repay your parents now is for you to show how much you love them. Show it to them. Don't just simply say it. Show it, and show it genuinely.
So if you like this video and if you like more of this video, please do give it a thumbs up. And if you're not a subscriber yet of my channel, please do subscribe. And malapit na pong mag 1 year ang channel na to, and I appreciate those people who are watching, those people who are subscribing, and people who are subscribed to this channel. Thank you very much. And it was a wonderful year. Syempre hindi pa to anniversary episode. Wow, may anniversary episode. So mag 1 year na po to. So abangan nyo na lang yun. So bahala na kung anong klaseng sipag ang gagawin ko for that one year episode ng channel na to. And thank you very much. And if you feel that this is worth sharing, then do share. And if you have some comments about fathers, do they really deserve a celebration of Father's Day despite their being irresponsible and imperfect? Please do leave your comment below. And once again, this is your host for Single Mind, and I hope you subscribe to my channel, and I hope you like this video, and I hope you also watch the other videos that I have. And I will highly appreciate it if you can also endorse this channel to your families and friends. And if you who is watching right now is not subscribed yet, please do subscribe. That will be very helpful. And with that, I would like to say once again, Happy Father's Day to all fathers out there, responsable man or irresponsible. You deserve a Happy Father's Day. Thank you very much. And until the next video. Mwah, mwah, mwah.